Likas yata sa kulturang Pinoy ang manisin ng iba. Laging ibang tao ang may kasalanan. Parang sa pelikula lang, kung may bida, merong kontrabida. At yung kontrabida lagi ang may kasalanan. Pag may palpak, pag may sumablay, dapat may sisihin. Mahigit isang linggo na nakakaraan at mas matindi pa sa undoy ang pagbuhos ng sisi sa palpak na paghawak sa hostage taking noong August 23. Sinisisi si Santiago, sinisisi si Yerba, sinisisi si Yabot, sinisisi si Robredo, sinisisi si Puno, sinisisi si Versosa, si Lim, at sinisisi si Pinoy. Ang pulis, sinisisi naman ang media. Sila raw kasi ang nagpalala sa sitwasyon. Eh kung ganun lang ang usapan eh bakit pa tayo titigil lang dyan? Sisihin din natin ang mga televiewers kasi kung hindi sila nanonood, walang dahilan para umere ng live ang mga news programs. Sinisisi rin ang kapatid ni Mendoza na nag-OA daw kasi. Iimbitan lang naman sana sa presinto eh, pakakapihin lang siguro. Tapos, in true Police Maynila tradition, tatalian ang Sinisisi ang driver, bakit daw kasi siya nagpasakay nang hindi naman niya kakilala. Sinisisi ang babaeng naghatid kay Mendoza mula Batangas hanggang Intramuros. Kasi kung hindi niya raw hinatid, wala raw sanang naganap na hostage taking. Dapat rin sigurong sisihin ang mga magulang ni Mendoza. Bakit pa nila pinanganak ang hayop na to? Sinisisi rin ng Malacanang ang dating administrasyon. Minana lang daw kasi nila ang mga palpak na parak. Ang pulis, sinisisi ang kawalan nila ng mga gamit. Siguro, dapat din sisihin nila ang gumawa ng bus kasi ang hirap pasukin. Dapat din sigurong sisihin ang letseng bintana na tempered glass dahil ayaw daw mabasag. O baka dapat sisihin din kung sino man ang gumawa ng masong ginamit nila kasi parang sobrang lambot. The buck stops here. Binanggit ito ni MPD Chief Rodolfo Magtibay bago siya nagbitiw. Pinasikat ito ni Harry Truman, ang 33rd President ng Amerika. Ang ibig niyang sabihin, walang ibang pwedeng sisihin sa anumang paraan ng pagpapatakbo niya sa bansa. Dito tumitigil ang pananagutan. Lagi na lang iba ang may kasalanan. Paano kasi? Magagaling tayong lahat. Ang marahas na lipunan, sisihin sa droga. O kaya sa mga pelikula ni FPJ. May na-aksidenteng bus, sisihin ang preno. O kaya yung mga concrete barriers na ayaw umilag. Bumobobo ang mga bata, sisihin ang mga video games at Facebook. Dumadami ang mga kaso ng rape, sisihin ang mga X-rated na DVD. Mahirap ang bansa, sisihin si Marcos at ang martial law. Malaki ang agwat ng mahirap at mayaman sa Pilipinas, sisihin ang oligarkiya. Tamad ang Pilipino, sisihin ang mga Kastila. Nalululong ba tayo sa kabaduyan at komersyalismo? Sisihin ang mga Amerikano. Malakas ang bagyo? Sisihin ang climate change. Sisihin ang mga higanting korporasyon at ang kanilang mga carbon emissions. Hanggat hindi tayo matutong tumanggap ng responsibilidad, hinding-hindi tayo matututong harapin ang ating mga sarili. Kung wala na talagang iba, sisihin ang Diyos. Sabihin na lang na ito ang kagustuhan niya. Yun nga lang, pag nabadrip ang Diyos sa'yo, wala rin sisihan.